namin ng yellow pad or ng yellow paper. Ang gagawin ko, dito ako sa loob ng bag mismo nagpipil or kumukuha ng para sa akin. Then pag may nakakita, sasanyasan ko siya agad ng capital C-L-A-R-A-T-E-E. C-L-A-R-A-T-E-E. Kung ano yung magiging bag ko para sa school year na to, saka kung ano ba yung mga magiging laman nitong bag ko na to sa first day of school hanggang sa katapusan ng school year na to. In short, mag-what's on my school bag ako ngayon. So, ano ba yung magiging school bag ko sa school year na ito? Ayan. So, ito siya. Okay, ito sa vlog. Yan, hindi ko pa tinatanggal yung tag niya. O, saan ko natatanggalin pag magpapasok, pag, ayun na, pagpasok ka na talaga namin. So, ito yung magiging school bag ko sa school year na ito. Ayan. So, regalo siya sa akin nung birthday ko. And sa lahat ng mga ibigay sa akin bag, ito yung napili kong gamitin. Kasi favorite color ko siya. As in, ito talagang shade na ito yung favorite color ko. Ang tingin ko dito is teal. Yan yung color ng channel ko. Yan yung theme color ng channel ko kasi favorite ko yan. Saka yung baby pink na yun. So, bench bag yung gagamitin ko sa school year na ito. Ayan. Then, thank you sa nagregalo na to nung birthday ko. Ayan, thank you po. And, gawa siya sa leather. Ayan. And, maliit lang siya. Medyo nag-aalala lang ako kasi magtatag-ulan na sa pasukan. And, ito nga is leather. Yung mga gantong bag kasi delikado. Alam ko naman na delikado siya sa basa or sa ulan. So, sa first day pa lang, dala ko na dapat tong register form ko. Dapat lang nadalhin ko to kasi dito, kung ibirma yung mga teachers, diba? Register form sa first day. And dahil yung student din ako, dapat meron ako lagi na papel. So, ayan, bumili ako ng yellow pad. One full yellow pad. Well, ngayon, available na yung mga lengthwise, crosswise, 1/4. Naghanap ako ng ganun sa National Bookstore ng SM Marilao kaso na out of stock na sila. So, ayan. Ito lang muna yung nabili ko. So, meron na siyang 80 leaves or 80 sheets. Hindi naman ako magamot sa pagbibigay ng papel o ng yellow pad or I mean ng yellow papers. Kaso lang, once na nakapagbigay ako ng marami, parang later on, nanghihinayang din ako or manghihinayang din ako, ewan. Pero may times naman itong 1/2 index card, another pack of 1/2 index card, and 1/4 index card. Ayan, tas inilagay ko lang yung natira kong isang piraso na 1/8 index card sa loob. Well, ayan. So, nakabili ako nitong 1/2 index card ko na to sa department store ng SM Marilao. Ayan. Meron na siyang 25 sheets. Nabili ko to, nakalimutan ko na meron pala ako nito. Nagbebenta po ako ng index card. Pwede ko siyang ibenta. Napag-isipan
mga school supplies ko, ayan. Kasi, wala, parang, medyo natutuwa lang ako sa unicorns these past few days or these past few months, ayan. Munti ko na nga maisipan na magkaroon ng unicorn-themed birthday nung mag-birthday ako nito, nung nitong year lang ako, ayan. As in, talaga nagkakwento ako sa mga kaibigan ko, sabi ko, gusto ko ng unicorn-themed. Kaso lang yung nasabi ng mga kamag-anak ko, ng mga pinsan ko, baka daw magmukhang pambata, baka magmukhang children's party. So, hindi ko na-pinch yung unicorn-themed na birthday ko. So, ayun. Ngayon, bumili ako ng school supplies, naisipan ko na yun, gawin siyang unicorn-themed. Ayan. So, yes. Unicorn-themed. Yan. Bumili ako ng isang notebook na unicorn-themed. Diba? Cute. Ang gusto ko kasi talaga is unicorn siya na teal ang color, saka baby pink. Teal and baby pink ang color. Hindi siya nasunod, pero okay lang. Cute pa rin naman, saka unicorn pa rin naman, saka baby pink pa rin naman. So, binili ko na siya. Ayan. Meron lang ako isang notebook na ganito. Tapos, nabili ko siya sa National Bookstore. Sa totoo lang, ito lang yung kaisa-isang school supply na nabili ko sa National Bookstore. Kasi talagang, ewan ko, mas gano'n yung naging issue na nung National na punta ko. Parang walang tao masyado. Parang sa takulang na taos. Nasa 7 lang kami, mag-iikot ko sa National Bookstore. Ewan ko, hindi siya binagtayan nung nagpunta ako. Ayan, unicorn theme na. Unicorn theme na notebook. Wala kasi ako nahanap na unicorn themed na filler or binder. So, itong ano na lang na to. Itong merong touch of pink and green or teal od. Basta itong ganitong color. Gusto ko talaga to. Saka ito. Ayan. So, ito na lang yung binili kong binder or filler. Filler binder. Whatever. Ayoko talaga na nag-iisip ako in a negative way. Lagi talaga akong positive mag-isip. So, itong coat na to, pasok na rin sa akin. Ayan. Maliban sa color, pasok na rin naman na yung coat. So, nabili ko siya sa SM Supply, sa SM Department Store ng Malilaw or SM Malilaw. So, Sterling product siya. And, meron siyang 9 divisions ng filler sa loob. Wallet, ayan. So, yung wallet ko na to, regalo pa siya sa akin nung birthday ko nung grade 8 ako. Regalo siya sa akin ng inang ko. Ayan. So, ito yung napili kong gamitin wallet ulit. Although, naguling nagamit ko siya grade 8 ako, grade 9, grade 10, grade 11, grade 8 ginamit ko. Ngayon ko lang siya nagkalat. So, ngayon, gagamitin ko na siya ulit. Ayan. So, ito yung napili kong gamitin na wallet kasi kasha dito yung tawag dito yung cellphone ko. Tapos, meron din siyang coin purse, saka lalagyan ng bill. So, okay na siya. Naalala ko doon, sa bawat notebook ko, yung bawat notebook ko kasi nung grade 8, lahat yun, as in, recycled. Kumbaga, pinapali ko lang yung notebook ko na yun, tapos, yun, nilalagyan ko ng cover, ganyan, dinedesignan ko para maging maganda rin. Tapos, sa bawat first page ng mga notebook ko na yun, lagi may picture na ganito ni Jesus. Oo. Ang sarap lang mag-reminis ng mga ganong days or mga ganong gawa. Ayan. And next, meron akong sticky notes. Ayan. Ito, sticky notes ko na to, ay nabili ko siya sa SM Department Store pa rin. Ayan. So, lahat ng mga bago kong school supplies ay nabili ko sa SM Department Store. Tapos, meron lang ako isang notebook na galing sa National Bookstore. Ayan. Ito na tayo sa pencil case ko. Luma siya, tapos nilabhan ko lang din. Ayan. Ito yung pinili kong pencil case kasi favorite color ko siya. Ayan. Meron akong glue dito. Meron akong correction tape. Yun ang madama. Sige, humingi kayo. Sige lang. Huwag na lang ubusin. Tapos, ruler. Kahit nga ito lang kaliit. Kailangan pa rin to. As in, basta may ruler, okay na. Gamitan siya ng rubber band para organized, para hindi siya magulutin na. Hindi ako yung mukhang nagkakalantal ng kung ano-anong panulat sa pencil case ko. So, ayan, naisipan ko na i-rollo siya sa rubber band. Ayan. Meron akong highlighter, meron akong pink na gel pen, meron akong teal na gel pen, meron akong pink na ball pen, meron din akong green na ball pen, then meron din akong pencil. And then, meron din ako nitong all-in-one colored ball pen. Ayan. So, yes, binili ko siya dahil makakatipid na ako dito or makakasulit na ako kasi lahat ng kulay meron na siya. Although, wala akong black dito pero dito naman meron. So, okay siya. Pasok siya. Wala akong blue dito pero meron naman dito. So, okay siya. Pasok siya. Saka unicorn. Kaya ako siya binili. Diba? Ang cute. Diba? Ang cute. So, next, meron din ako mga colored pencils dito. Ayan. Napag-desisyon ko na tanggalin na ito rin sa box niya. Nasirang-sira na talaga kasi last, ano ko ito nabili? Grade 10 pa ako nung binili ko itong mga colored pencils na nakarolyo rin siya. Pero meron pa akong laman. Meron pa akong laman. Meron pang laman tong bag ko. Ayan. So, nandito rin yung makeup kit ko. So, this year, napag-desisyonan ko na ayoko na munang mag-eyeliner, ayoko na munang mag-concealer, mag-kilay, or whatever. Gusto ko muna yung, ayun, yung natural look muna.
department store ko rin nabili. And then, dito sa smaller pocket ko sa front part ng bag ko, dito ko ilalagay yung payong ko. Bale, meron din pong case, meron din siyang lalagyan, pero na-misplace ko. Pero mahanap ko rin naman yun. Ayan, nandito yung payong ko sa harap ng part ng bag ko. So, meron pang dalawang natitirang bagay sa bag ko. At itong dalawang bagay na to is yung mga pinaka kinatutuwa ko talaga na nabili ko ever. Pag sa school year na to. So, meron din ako na itong pom-pom na ball pen. Ayan, na meron siyang unicorn sa gitna. O, di ba? Napaka-magical. Talaga na itsura niya. Ang cute. Unicorn. Saka, ang kinatutuwa ko rin talaga dito is meron siya ng favorite color ko. Na meron siyang touch of my favorite colors. Meron siyang baby pink. Ayan. Saka, meron din siya nitong green. Ito. Green to. Ayan. Di ba? Ang cute. Saka, unicorn. So, binili ko na talaga siya. Hindi ako nag-hesitate na bilhin siya kasi talagang napaka-cute niya. Di ba? Ito talaga yung hinahanap-hanap ko sa buong buhay ko. Kasi yung magasulat ako ng ganyan. Tapos, gumagalaw-galaw itong pom-pom ng ballpen to. Oo. Tapos, si unicorn pa yung gitna niya. Ayan. Talagang, ang lakas niya talagang makasunod dun sa gusto kong unicorn theme the school supplies. Ayan. Di ba? Ang cute-cute. Binili ko rin to. Siya. Teal and baby pink. Tapos, unicorn pa siya. So, hindi ako nagdalawang isip na kunin tong keychain na ito. Ayan. So, pwede ko siya lagyan ng keys. Pwede ko na siya isabit sa bag ko. Pero, nangihinayang kasi ako kung isasabit ko sa bag ko. Kasi, baka mamaya malaglag or madumihan. Sayang naman. And, ang cute din kasi pang may baby powder din yung amoy niya talaga. Ang cute. Tapos, ayun na. Cute, diba? Kung ilalagyan ko naman din ng susi, eh baka mababoy lang or madumihan or whatever. So, ewan ko, lalagay ko na lang siya sa loob ng bag ko and ayun. Cute. Basta para lang matuwa ako pag sa tuwing gumukas ko ng bag ko, nadalhin ko na lang din siya. Ayun, binili ko siya ito. Bala ko rin siyang bigyan ng name. So, kung meron kayong masasuggest na name, comment niyan dito sa comment section sa baba ng video na to, di ba? Pag-suggest kayo ng name. Ang cute to. Bali, nung grade 11 din ako, meron din akong parang maliit na stuffed toy na lala. So, dahil gusto ko nga magkaroon talaga ng ganitong stuff at pangarap ko talaga magkaroon ng ganitong stuff na unicorn, tapos yun nga yung kulay niya, favorite ko pa, binili ko na siya kahit mahal siya. So, that's it. Ayun yung laman ng bag ko. Ayun na yung mga laman ng bag ko. Siyempre, siguro may mga akong dadagdag pa dyan ng mga books. Pero ayoko lagyan ng books kasi bigat naman sa mga mamaya masira, di ba? So, ayun. May mga dadagdag pa naman na siguro dyan ng mga stuffs na gagamitin ko sa kung saan man, sa mga research, sa mga thesis. Baka magkaroon pa yan ng kung ano-anong binded na research or whatever. Pero, ayun na. Ayun yung mga magiging laman ng bag ko sa first day. And, yan pa rin naman siguro yung mga magiging laman niya. Kasi, mga kinakailangan naman din talaga yan. Para sa buong school year na ito hanggang sa katapusan. Ayan. So, ano pa ba? Yan na yun. Na-share ko naman na lahat ng mga bagay na gusto kong i-share. Ayan. Napakita ko na sa inyo yung mga school stuffs or school supplies na, ayun, nabili ko. So, that's it. Again, this is me, Clarity, and see you at my next video. Bye-bye!